Hello po, good morning. Naka-impake na naman po kami. Pupunta na naman po tayo sa isang dagat dito sa Brisbane kung saan mas maraming isdang makukuha at crabs na ma-trap natin. So, nandito pa lang po kami sa bahay. Paalis pa lang po kami. Inaayos pa lang po ni hobby yung mga gamit namin kukunin. So, magkita-kita po tayo doon sa Shorncliffe. Ayan po, paalis na kami. Diyan na po yung aking guwapong kapartner. Jesus daw. Na-conscious ang partner ko guwapo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito naman po kami sa Victoria Point Jetty. Mag-overnight po kami dito. At ngayon po, kinakasapo ni kapartner ang aming mga crab traps. Apat po ang aming crab traps. Isiset up po niya ng sabay-sabay. Lalagyan ng pain bago niya sabay-sabay din na ikakasa sa dagat. Ang kanyang pain ay drumstick chicken. Ang pinaka-drumstick po niya ang ipapain niya. Late na po kami nakapunta dito dahil pumili pa po kami ng tawag doon han? Casnet na pang hipon. May mga nadatnan kami naman dito na lahing mga puti. Ha? Ano? Lahing banyaga. Mga lahing banyaga daw. Hindi lang pala tayo ang ano. Ay, siguro pauwi yan ng ano niya. O pupunta dito mag-fishing. Galing trabaho, no? Sasakay po siya ng ferry pauwi sa kanila. Doon po sa dulo ng dagat sa may isla. Doon po siguro ang kanyang bahay. Ayun po. Madumi yan, no? Yung sa mga ano ng dagat yan, no? Uuwi siya. Galing ng trabaho, sasakay po siya ng ferry papunta po sa Kuchimutlu Island. Lalagay na po ng pain si kapartner Maro. Nalagyan ko yung tabi-tabi sa puso. Maamoy ang puso. Gusto ng ano yan? Ang dumi lang, no? Kasi yung dumi ng ano mo nung huli. Lalagyan po niya ng isang. Yung tali mo, kinuha mo? Laki, oh. Brim.
pasok yan, no? Ang laki, oh. Pasok yan. Okay, ating. Nasaan yung ruler mo? Nakakuha siya ng brim fish. Mataas pa lang kasi yung tubigan. Nandito naman yung... Yan yung nandito nung huli, no? Lagay mo dito yung isahan dito o sa may suli dito. Yung... Ay na, parang si... Pa... Jesus! Talaga naman. Ang fisherman na aking ka-partner. Yung chicken... chicken, tapos yung pusit. Lalagyan ko ng isang pusit at isang drumstick. Dapat lagay mo dun sa may ano. Kaya nga, lagay mo dun sa ano. Kusit. Amoy? Amoy na amoy. Yan po. Lalagyan na po niya ng... Ang laki ng taga mo. Ano yan bago yung taga mo na yun? Nandun na taga. Ayan po, kinakasa na po ni Ronilo ang lahat ng crab traps. Nilagyan po niya ng isang drumstick at isang pusit. Dito may ilagayhan, oh. Ikaw na lang humawak ng ganyan. Kumuha ka na extra na tubig na panghugas. Ay, meron pala. Kuha ka na lang dyan sa ano. Dyan na lang. Kaudkan tulad ta. Di tayo ti agdanon.
Kinuha mo yung ano, yung maliit na timba natin. Pang salok. Ayan po, pangalawang crab traps po. Ha? Ano? Kaya nga, dito sa may suli, dito han yung isa, oh. Tapos yung poste doon yung isa. Nag-ano na sila. Dito oh, sa poste dito oh. Dito, yan, poste dyan. Dito sa may suli. Sa may gilid dito para hindi maano. Tapos yung isang yan, doon banda kasi, di ba doon tayo nakakakuha? Eksakto yan pag bumaba ang tubig, no? Ayan, pangalawa po. Doon, banda doon. Pangalawang kinasa po niya. Ha? Kaya nga. Pangatlo po. Pangatlong crab trap po. Ang lalagyan ni kapartner ng pain. Isang drumstick, chicken, at isang maliit na pusit. Ha? Kaya nga. Twenty-four hours siguro ito, ano han? Ha? Hagis mo na. Saan? Tignan mo, baka may fishing rod dun. Baka maya maging arasagid sila eh. Late po kasi kaming nakarating dahil sa pagbili po namin ng
cast net po para sa hipon. Maganda po dito. Ito po yung isa na pinaka gusto ko po na napuntahan namin. Kasi malinis po ang lugar at marami pong nakukuha. Sabi ko, ito yung pinaka gusto kong napuntahan natin. Pumunta dito, dumating na yung nakasabay rin po namin nung huli. Ha? Nalagay mo na. Kabila doon na, ha? Wag doon. Wag dito kasi may mga nag-fishing rod dyan. Oo, doon. Kasi pag dyan kasi, maraming nagtatapon ng fishing rod. Masasabit yung kanilang taga. Batid to. There's supposed to be a storm coming. Kakasan na po niya yung huling crab trap na nilagyan niya ng pain. Ayan na po. Tabayanan nyo po yung susunod po na video. Ilalagay po ay kukuhanan po namin yung paghango natin sa lahat ng crab traps na kinasa niya para malaman natin kung marami pong huli na alimango o alimasag ang kanyang mga crab traps. Hanggang sa muli po.
Maraming salamat. Fishing rod namin, hindi po pwede dito, masasabit po dito yung aming taga. Maganda po, nagsisipagdatingan na po ang mga bata at mga senior citizens kasi mahangin po dito sa park, lalo na is partly cloudy po siya, tapos umaambon-ambon. Kaya maganda po itong lugar. Open po ito. Ganda po yung ambience ng lugar dito. Maswerte po yung mga may motorboat dito kasi nakakapunta po sila doon sa gitna, kaya ang plano po nila kay bibili po kami ng kayak na dalawa at pagtatabihin daw niya, i-upgrade niya para magkatabi rin kaming pupunta sa gitna, lalagyan niya ng bubong at the same time lagayan po ng cellphone sa may rod niya para kahit nagfi-fishing po kami, nakafocus po sa amin yung cam, video cam, at hindi po kagaya ngayon na medyo magalaw po yung kamay kasi naglalakad, nauuga po yung kamay na nakahawak sa cellphone. So cellphone pa lang po ang gamit ko kasi yun pa lang po ang meron sa amin ni kapartner Ronnie. Kinakasapo niya lahat ng crab traps para minsan po yung paglagay niya doon sa gilid. Sa lahat po ng nanonood, huwag pong kalimutang i-click po ang subscribe at ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ma-upload ko na videos. At paki-visit po yung aking
Facebook account o Facebook page. Maraming salamat po sa lahat po na sumusuporta po sa akin, sa mga viewers ko. Kung gusto nyo pong i-subscribe ang aking channel, paki-subscribe po. Umuulan na po siya. Andyan na po ang ulan. Maganda dun sa ano, yung sa may malapit ng bridge na platform, meron siyang bubong, no? Meron siyang bubong. Yan po. Kakasana po niya. Lagay na po niya doon para habang namimingwit po kami gamit ang aming fishing rod at saka cast net, eh, dinudumog na po ng mga crabs ang aming drumstick chicken na pain. Yung mag-ama, yung father and son po na naandun sa platform, pauwi na po yata kasi umuulan na. Pero para sa akin po, mas gusto ko po yung ganitong weather kesa yung mainit, kasi pag umuulan po kasi, mas maraming isda po yung makukuha namin. Kasi once na umulan o kaya umambon ng malakas, pumupunta po dito sa gilid o lumulutang po yung mga malalaking isda. So, sana makakuha po kami ng maraming isda. Abangan nyo po yung makukuha namin na mga kung ano-anong klaseng isda. Kasi hindi po namin alam kung anong isda po ang meron dito. Sana makakuha kami ng mallet o kaya sa Ilocano is purong. Kasi gusto ko po yun pang sinigang o kaya pang paksiw. Na andun po si ka-partner Ronnie. Andun na po. Nagkakasana po siya ng aming crab traps. So antabayanan nyo po yung pagpunta po namin doon sa platform at pag-fishing po gamit ng fishing rod at ang cast net na dala po namin. Maraming salamat po sa lahat po ng nanonood sa inyong bahay-bahay. O yung iba po ay nasa trabaho. Habang nasa trabaho po, nanonood po sila ng videos from YouTube at saka doon po sa FB. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video po natin. Punta na po kami doon sa platform. Bye-bye. Babae yung mas maliit. Pero yung mas malaki, lalaki. Huwag mo nang tanggalin yung babae para pumunta yung lalaki dyan. Lalo na pag naghahanap siya ng lalaki ay ng babae. Ayan. Ayan yung lalaki. Ayan. O yan, laki ah. Hindi kaya matatanggal yon. Ang laki ha. Size. 17, baka 17. No. 16. Pasok siya. Kasi ang mud crab is 15 centimeters, no? That's males. 16, yeah. 16 centimeters. It's a good size.
No. There is another one there, but it's female. Yeah. No, we will just put it there inside so that the male mud crab will go inside. Yeah. That's our bait for the male. The female one, yeah. We will just put it there. We will not remove it so that the male, the male. Male gets attracted? Yeah. I wouldn't do that because that's actually illegal to do. That's fine. But you have a crab trap? Yeah. Ang laki no. Kaya nga eh. Pirap-pirap na lang na.